Sir Dante? Hello po, good afternoon po. Good afternoon, Sir Dante, si Attorney Sam Ferrerito. Yes, sir, kailan pa po umalis itong si Mrs. nyo? Bali, nagkaroon po kami ng, nung 2020 po. Medyo nahuli ko na po siya na nagtatago ng mga cellphone ng mga time na noon. Medyo nagkaroon na po ng idea po ako sa mga bagay na ginagawa niya. Hanggang sa yun na nga po, umamin naman siya sa mga ginagawa niya. Nagtatago po ng cellphone about doon sa kanyang lalaki po. Noong time po kasi noon, nagtatrabaho po siya sa, mayroon po kami pinatayong negosyo. Siya po yung naging tao doon nung time ng pandemic po ng mga araw na yon. Ngayon, hindi ko po alam na may ibang gagawain na rin po pala siya ng ganong senaryo ng lalalaki na rin po siya. Hanggang sa unti-unti ko na po natuklasan yung mga gawain niya yun. Kasi hindi ikaw talaga yung nakakita? Ganun? Hindi naman po. Ano po, sa self-contained evidence na mga nakalap ko po, nag-usap po kami ng tatay niya, nag-blatter po ako. Ngayon, pinatawag po ako ng isang konsehal dito sa aming barangay at kagusto daw po akong kausapin ng magulang ng lalaki po. Magulang ng lalaki? You mean opo, yung kabit ng asawa mo? Opo. Mag-usap po kami sa isang lugar. Umami naman po yung magulang niya na nagkaroon ng relasyon ng asawa ko at yung lalaki. Okay. Ngayon, nagtago po yung si lalaki nung time na nun. At yung misis ko po, hindi na po umuwi mula nung umalis po yun. Kasi hindi ko nga po alam kung nasa negosyo pa or saan bagay pa siya nagpunta. Basta kinatawagan po namin siya ng kapatid ko. Hindi na po siya makontak kahit anong. Kaya nag-file po ako ng blatter sa barangay na missing person. Kailan pa po nawawala si Mrs.? Nung nag-blatter po ako, nag-file po ako sa barangay nung 2020, November po ng 2020. Ngayon, nag-file November po ako ng missing person sa, nung hindi pa rin po lumabas, nag-file po ako ng missing person sa police station na. So, ang tagal na. Matagal na pong nawawala ang misis nyo. 2020 pa. Pero lumabas po siya, madam. Lumabas po siya ng, nung nag-file po ako ng blatter ng, sa police station, lumabas po siya. Kailan siya lumabas? Mga March. March lumabas this year. Kasi po may mga patawag po ako sa barangay. Nag-file na po ako ng blatter sa kanila nung lalaki niya. Ngayon, nagkaroon kami ng usapin sa lupon. Hindi po naatin sila. Hindi po lumalabas si babae. Ang umaatin lang po yung lalaki. Minsan wala. Ano po bang gusto ninyong mangyari, sir, if ever? Gusto ko, madam, matagal na rin po kasi akong ginagawa niya itong panlalaki niya. Mula po nung ako'y nagtatrabaho pa sa malayo, 2016 pa, way back. Kasi nabuntis po siya noon, time na noon, nilihim niya sa akin. Okay, pinipilit niya sa'yo. So talagang tingin mo, itong anak na to, hindi sa'yo. So anong gusto mo ngang mangyari, sir? Anong gusto niyong mangyari? Magkaroon kami ng DNA test about DNA. Sa ganong scenario. Dalawa yung anak niyo, di ba? 7 at saka 4. Opo. Alin dyan, sir? Yung bunso po, yung lalaki po. Kasi nung way back, may trabaho po kasi ako sa bataan niyan eh, nung time na noon. Hindi ko po alam na buntis siya nung pag-uwi ko. Medyo inilihim niya nung time na noon. Medyo nagkaroon ako ng bakit niya nilihim. Kasi nag-uusap naman kami through cellphone. Nung dumating ako, nilihim niya. Natuklasan ko na lang, nabuntis po siya. Okay, sige. Mm-hmm. At anong sabi nung misis mo nung nagdududa ka? Sabi niya, akin daw po. Nagtataka ko, ba't nilihim niya? Sabi ko, bakit may nililihim? Okay. Bakit mo, nagkaroon po kami ng pagtatalo na ng time na noon. Sabi ko, bakit may nililihim? Eh, ako naman pala ang ama. Bakit ako naman ka ako yung... So nagduda ka kasi nilihim niya yung pagbubuntis niya sa'yo. Opo, nung... Tapos, nung andyan na... Bumalik uli siya, meron na naman siyang eto nangyaring scenario na ganitong gawain niya. Kasi ma'am, kaya ko po yan, may umamin po sa akin isang testigo na dinala po sa tapat ng bahay namin, na bahay. Yung babae po ay pinagbantaan niya na may blatter po nagbantas yung asawa ko. Oras na magsumbong po sa akin. May blatter po doon sa barangay. Diretso lang, sir. Sige po. Ano yung sinabi? Na ipapapatay daw po pag nagsumbong sa akin yung babae. So may... Na may lalaki. May blatter po yung asawa ko ng death threat dito sa barangay, dun sa babae. Alright. So, itong babae, pinagbabantaan ng asawa mo na kapag nagsumbong siya sa'yo, papatayin siya, tama? Opo, may blatter po yan. At itong babaeng yan, ito, siya ang nagsabi sa'yo na posibleng itong bunso ay hindi mo anak. Hindi naman po, madam. Hindi. Mm-hmm. Ano medyo, din? Medyo, nung ito na paulit-ulit niya, kasi nung time na no, madam, kaya so wait lang kuya, para diretso tayo. Anong meron? Anong
meron dito sa babaeng to na sasabihin niya sa'yo para pagbantaan siya ng asawa mo na pag nagsumbong ka, ipapatayin kita. Ano yun? Yun nga po, may lalaki daw po kasing kasama daw. May inuwing lalaki po. Ah, so nagsabi itong babaeng ito na may lalaki ang asawa mo. Ano daw preba? Ano daw preba? Sa kanila po kasi dinala sa bahay nila. Dinala sa bahay nila at nakita niya na meron ngang lalaki. Opo. At okay. Inamin din, at nung nag-usap naman din po kami, nung ito na pong asawa ko, nagpupunta po dito para klaruhin po yung mga bagay-bagay. So inamin ang asawa mo? Kinalaro niya po na, inamin niya naman po na meron daw po siyang naisama dyan lalaki. May mga voice record nga po ako na nung tinatawagan niya ako. Pero sir, anong klaseng pag-amin? Inamin niya ba na boyfriend niya yon? O inamin niya lang na meron siyang kasamang lalaki at sabi niya as a friend? Lalaki niya daw po. Inamin niya sa akin. Okay, so inamin niya pala na meron na talaga siyang boyfriend. Ngayon ay magkahiwalay. Kailan pa? 2021. Nung lecture lang po. 2021 kayo hiwalay. Opo. Hindi po missing ang inyong asawa. Nandyan siya. Hindi na po. Sumama ba siya dun sa lalaki niya? Ilang hindi ko po alam kasi hindi po siya nagpapakita. Kaya nagpile po ako ng missing noong mga time na noon, hindi po siya talaga nagpakita. As in, kailan mo siya huling nakita? Nung nagpile po ako ng missing person, noong March 21. March 21? Last year po. Ma'am May Lebrilla. Yes po. Ay, ma'am. Ma'am, hindi ka pala nawawala eh. Andito ka naman pala, ma'am. Ay, ma'am. Hello po. Alright. So, ma'am, tulungan mo naman kaming linawin itong mga issues ng iyong mister. Hiwalay na daw po kayo, di ba, ma'am? Sa akin po. Para sa akin po, hindi ko pa po inaanong hiwalay dahil gusto ko pa po kami magkaigi noong mga panahon na yan. 2021 po. Then hanggang ngayon pong 2022, ginagawan ko pa rin po ng paraan para maging okay kami. Bakit po pala hindi na lang maging okay? Ma'am, ito po pala yung diretso kong tanong. Kanino pong po anak ang inyong bunsong anak? Yung 4 years old? Po sa kanya. Okay, kahit po ipa-DNA test natin yan, sige, ma'am. Sige po, payag po ako. Confident. Bakit po sa tingin nyo iniisip ni Sir Dante na hindi naman sa kanya yon? Paliwanag ko po ito ha. Ang paliwanag ko po, di man karon po siya ng trabaho noong time na yon. Okay. Kaya hindi ko po naamin sa kanya agad. Ang isip po niyan, once na yan po ako ay buntis, ang sasabihin po niyan ay yaan ay anak mo sa iba. Ang plano po namin dyan, hindi po kami agad mag-aanak kasi napakahirap po ng buhay namin. Yan po ay pinagtangkaan ko pang iagas yung anak kong yan. Pero tinanggap ko na po yon. Sabi ko, kakayanin kong buhayin sila. Dahil lahat po naman kaya kong gawin, kahit pa ako ay magtrabaho sa ibang bahay, kung ano-ano, basta okay, mabuhay ko lang ang mga anak ko. Ma'am, okay. So, desisyon nyo pala na hindi muna mag-anak dahil nga po magastos. Yes po. Okay. Ano po bang trabaho ni Sir Driver? Bali, nagtrabaho po yan na sa isang kumpanya na nalayo po sa amin. Tumagal po siya ng isang buwang mahigit, pero siya po ay pinauwi ko na din dahil nagre-reklamo po siya na mahirap daw po ang trabaho doon. Mahirap pong makisama sa mga katrabaho niya. Alright, so... Dahil sa sobra ko pong pagmamahal dyan, pinauwi ko na. At ako po ay nagtinda na lang ng halo-halo habang ang anak ko po ay maliit pa, pinasususo ko po ng mga panahon na yon. Okay, may tanong ako sa'yo, ma'am. Yes po. Yung 4 years old na yung na anak mo, sino nag-gumagastos doon? Nagbibigay ba ng sustento itong si Sir Dante? Nung panahon pong noon, nung siya ay may trabaho, opo. Pero nung umuwi na po, ako na po ang nagtrabaho. Ako na po ang naghanap buhay at bumuhay sa kanila. Simulat sa pool po yan. Pamuhat na nagkaanak ako. Alright, so ma'am, gusto nyo palang ayusin pag? So gusto nyo po pong makipagbalikan? Noon po yon. Pero sa ngayon po, sa dami na namin pinagdaanan, hindi na po. At sa tingin nyo po, bakit kaya iniisip po talaga ni Sir Dante na meron kayong lalaki? Yan po ba yung dahilan? Kaya kayo lumayo sa kanya? Kaya po ako lumayo sa kanya. Ako po, umpisa po ako sa salaysay ko ha. Nung time po na yon, nagtatrabaho po ako sa malayong lugar, sa Rojas. Nagtatrabaho po ako ng maayos. Lahat po ng kita ko, pinapadala ko sa kanya. Pero anong sinabi niya sa akin? May lalaki ka, may sinusustentuhan ka, binibilan mo pa ng sasakyan. Hindi po totoo yon. Ang makakakita po sa akin, mga taga Rojas,
nakatunayan, wala po akong lalaking nagkikalibin doon. Alright, sige po. May pambili po kayo ng sasakyan, ma'am? Ay, yun nga po. Namimigay po kayo kasi po, kanina halo-halo lang po ang inyong negosyo, tas meron po kayong pambili ng sasakyan. Yun nga po eh. Aba. Okay. Yun po ang sige pinakamalaking po, tanong. Tanungin po natin, Sir Dante. Sir yes, Dante, ma'am. Narinig yes, nyo naman, hinahamon po kayo ng inyong misis. Kahit daw magpa-DNA kayo, okay lang. Okay lang po. Yun po talaga ang gusto ko. Kasi yun talaga po, itinago niya. Nagtataka po ako kasi talaga noon. Talagang bakit itinatago niya sa akin. Mahitik ito pala yun. Sir, para patas din sa aming programa. Kasi nga, alam niyo po, marami namang, wait lang sir, para patas po sa aming programa. Kasi marami din pong nangangailangan ng DNA test. Yes po. Sir, para patas tayo. Ayaw naman namin ng mababaw lang ang dahilan ng pag-question ng isang lalaki, gagawin yung excuse yung programa para makapag-DNA test lang. Diba? Ngayon tatanungin kita, anong mabigat na ebidensya mo laban sa iyong asawa para magkaroon ka ng ideya na hindi mo talaga yan, anak? Yung pagtatago niya po sa akin kasi. Kasi ngayon po, may senaryo pong nangyari po kasing nangyaring ng lalaki po siya sa senaryong to. Kaya nakipaghiwalay po ako dyan. Ano pong ebidensya? Sabi po ni Ma'am May, hinahamon kanya kahit magtanong tayo sa Rojas. Wala. Hindi po. Kasi nag-blatter po ako dito sa barangay. Hindi po umaatin yan. May patawag na po yan ng 2020. Paano siya aamin sa isang bagay? Hindi po yan. Nabasa ko po yung blatter nyo, sir. Walang naka-attach na ebidensya. Ito, oh. Actually, Attorney Sam, ito po, meron tayong pictures dyan na nagpa-file po siya ng missing kahit hindi naman po missing si Mrs. Andyan po, nag-post din po siya sa Facebook na nawawala po ang kanyang missis na kahit pa hindi naman po pala nawawala. Oh, sir. Nandito po lahat. Meron po tayong po, evidence. Tignan nyo po yung ginawa nyo sa missis nyo. Pinost nyo po online. Tinag nyo po ang aming programa. Huwag po tayo basta maniniwala at magpapadala sa kasinungalingan ng babaeng ito dahil sa kanyang panluloko sa kapwa. Maging aware po kayo sa babaeng ito. Sobra po yan. Masakit po yan sa akin. Sir, bakit? Manloloko po talaga yan kasi marami po talaga niloko. Kahit dito po, yung niloko po yung tsahing kunan. Totoo yan, May. Fake falsification of document, yung mga dokumento dito. Alam mo, dito. Hintayin natin na sila yung magreklamo, hindi yung puro ikaw ang magdadala ng reklamo totoo nila. Yun, alam natin yan. Bakit sa akin hinahabol yung mga hinahabol yan? Sir, lahat sir, sir, mga... sir, ayaw namin na magagamit yung programa namin sa pambubuli. Sir, ma'am, hindi po ako nang bubuli. Ang kinakampihan namin, mga inaape. Ayaw namin na kami pa yung mga aape. Opo, okay lang. Sir, sa nangyayari kasi, sa nangyayari kasi, sir, parang kayo pa po yung... May problema dito eh. Bakit nyo po pinost ito? Hindi naman pala missing si ma'am. Tapos bakit may allegation kayong manloloko siya? Niloko po niya kasi kami. Cyber libel to pag nagkataon, sir. Niloko po niya yung tsahin ko kasi po. Nung last, nagbibigay po ng pera dyan, pambayad po ng SS. Eh, hindi po binigay niyan. Ito pambayad po, ng? SS po. Ano yun? Sorry? Sa SS po. SS? Opo. Ginawa po niya, pineki po niya, pinalsipikation. Kahit po ba sabayan ko siya ng pagsasalita? Hindi po din maiintindihan ako. Papatunay pa dito yung nanay ko, eto, kapatid ko, na talagang legit na yung ginawa mo panluloko sa amin. Bakit po yung SSS, andali lang po, mister, yung SSS, ano tong SSS na to? Bakit po kay May nyo binibigay? Ma'am, ito po ako ang sasagot niyan. Okay. Ako po kasi, ma'am, inutusan ng tsahin niya na magbayad. Mm. Nandoon na po ako, ma'am, sa pagbabayad. Mm. Inaamin ko po yon, nagastos namin ang pambayad. Dandali lang, Sir Dante. Pakinggan natin si Sir May. You'll have your chance. Ma'am, ganito yan. Inamin yes ko po yon, na nagastos ko po ang pambayad. Tumawag po ako sa tsahin niyan, patawarin niyo po ako, nagastos ko pambayad. Bakit? Wala po kaming hanap buhay. Ang asawa ko po, walang hanap buhay. Ako lang po ang tanging kumakayod. Pero siya pa po ang may ganong maghumanyan sa akin. Habang buhay na ako naghanap buhay para buhayin sila. Pero ano ginawa niya sa akin? Ganyan pang naging kapalit. Ma'am. Ito po kasi, para din maging patas kay Sir Dante, may mga inattach po siya dito na Palawan Express na mga magkano to lahat. Actually, medyo malaki siya pag itinotal. So ma'am, lahat po ito ay nagastos nyo po at hindi nyo nabigay sa SS. Ma'am, yung iba naman po na ibayad ko.
At saka ma'am, hindi po niya karapatan na siya po ang magreklamo niyan. Kung ako po irereklamo ng tao na yan, haharapin ko po ng maayos yan. Hindi po dapat yan sinasama niya dyan. Alright, so pareho din kayong may problema. At tungkol sa DNA test, Sir Dante. Mas matagal kong kinimkim akala ko. Papayag po ako sa kanya kung may ebidensya po siya sa akin ng panlalaki ko. Ganito, Sir Papayag Dante. Alam mo, ganito eh, pasensya ka na, diretsahan tayo. Gusto mong magpa-DNA test para magkaroon ka ng mabigat na ebidensyang nanlalalaki si May at kami ang gagamitin mo para makakuha ka ng ebidensya. Unfair naman ata yun. Alam mo, kahit sa korte, bawal yun eh. Fishing expedition yun, sir. Hindi po yun ang... Parang kami yung naabuso dito ah. Mapakawala ng sarili ko dahil depressed po ako dahil alam po sa ginawa niya sa akin. Sa negosyo namin, wala po. Halos iniwan po kami niya ng... Sana naman po, unawaan nyo. May alam mo yan, itinago mo ng matagal sa akin yan. Mama, oh, sige ma, oh, sige para fair po tayo kay Sir Dante, ha? Itinago mo na matagal sa akin Mami. Yan. Mami! Oh, sige, Mami. Yes po. Bakit mo naman kasi tinago kay Sir Dante? Ma'am, kagaya na po ng paliwanag ko kanina, kaya hindi ko po agad sabihin sa kanya na ako ay buntis, ayan po ay baglabig lang umuuwi. Ano po ang ipakakain ko sa aking anak? Kapag po yan ay nasa malayo at nasira ang disposisyon, uuwi yan, mag-aaway kami, bubugbugin ako niyan. Sa totoo lang, ma'am, napaka, ano niyan, nananakit yan. O sige, ganito, ma'am, eh, kalma. So, buntis ka nun. Balikan mo yung panahon na yun, buntis ka. Bakit, buntis ka? Bakit mo naisip? Ano yung talagang pumasok sa isip mo? Huwag ko na lang kaya sabihin. Yun yung gusto mo. Bakit? Ang sa akin, ma'am, hindi yun, ma'am, eh. Pag-uwi niya, ko sasabihin. Kasi alam ko po at kilala ko po ang ugali niya. Pag-uwi niya. Ko po yan eh. Pag-uwi niya. So what do you mean pag-uwi niya? Hindi kayo nagsasama sa isang bahay? Hindi po. Bali ma'am, ano, tumagal po siya ng isang buwan po doon. Isang buwan lang naman po. Saan? Ay, ayaw ko na, sa ano po, Bataan po yon. Sa Bataan? Ikaw nasa Rojas? Hindi po. Nasa Butong po ako. Kasama ko po ang nanay at mga kapatid niya. Oh, nanay at mga kapatid niya pala ang kasama mo. Ba't kanya pagdududahan? Kasi nga, hindi ko po alam dyan kasi nga po nabuntis ako noong time na yon. Pero kailan kayo huling, kayo huling nagsiping? Sabi mo kasi... Huling nagsiping, ma'am, kami bago yan umalis. Oh. Wala pa hong isang buwan, nag-try ako, tapos pagbalik niya, buntis po na ako noong time na yon. Ayun naman pala eh. Hindi naman siguro physically impossible. Aha. Kaya nga naman, ang sabi ko, walang ibang makakaalam kung hindi ako dahil ako ang sinakyan mo. Uy! Ma'am, ang sabi ko lang, ma'am, bakit mo itinatago sa akin? Sabi ko, bakit? Kung ako man talaga, bakit? Tatlong buwan yan. Napakahina ng tanong mo. Dahil ikaw. Alam ko na. Matagal na. Kapag ikaw, sinabi ko sa'yo, problema. Uuwi ka, ayaw ka na trabaho. Anong ibubuhay mo sa'yo? Alam na ng kapatid ko yan, na meron ka noong pangginagawang ganyan. Uy, tigilan mo ako. Maging totoo ko sa sarili mo. Alam ng kapatid ko. Simulat sa pon. Kung ano mangyari, inamin sa'kin. Pamulat lang tayo nabibin. Ako na ang bumuhay sa'yo. Hindi, ma. Maya. Kasinungalingan mo yung sinasabi, alam ng kapatid ko ang ginawa mong kalokohan nung time na noon. Ay, sige! Tingnan mo kung gusto mo, iharap mo ang kapatid mo. Sige! Kinausap na ako, naghaharap sino, tayo. Kung sino ba talaga? Naghaharap nung time na noon, ang sinasabi mo. Yan ang hirap sa iyo eh. Nakikitulog ka lang. Maniwala kang kung kanikalino. Sabi mo ka. Sa akin, ano sabi mo sa akin? And ito, kung wala inamin ka talaga akin, may record kasalanan, humalik ka sa gulong. Naka-record ka. Oh, sige nga. May record ka. Madami, may record boy sa akin yan, inamin niya. Time out, time out. Alright, teka lang po. DNA. Binabasa ko rin po kasi yung comment ng mga netizens eh. Siyempre, mahal namin ng aming mga netizens. Lagi po silang helpful. Ganito, Sir Dante. Alam mo, ang sabi mo lang sa akin, ang basihan mo sa pag-iisip na may lalaki yung iyong asawa ay dahil sa isang concerned citizen. May it be a Marites or Marisol. Di, madam, kasi po, inamin po sa akin nung lalaki niya, nung ama. Nagharap po kami. Kaya po yan, nagkaroon po kami ng kukulusin sa barangay. May lalaki kang nakausap na siya daw ang tatay? Doon po sa bata. Anong pangalan? Ma'am, ang explain ko po dito, bago po mangyari ang senaryo na to. Isang tanong, isang sagot. Anong pangalan ng lalaki? Wala pong lalaking sinasabi na umamin doon sa bata. Ano nga? Kakasabi mo lang kanina may lalaking umamin sa'yo. Tinatanong ko ang pangalan. Sabi mo ngayon, wala. Ito po ang naging senaryo dito, ma'am. Meron po kasi yung ama po nung... Hindi ko papakinggan yung senaryo. Kailangan ko pangalan ng lalaki ni ma'am. Yung lalaki po, way back po ng 2016. Nandoon doon po, nakapost po yun. 2016, paano siya mabubuntis kung ang anak nyo? Yung 2016, wala po ako, ma'am. Sige, sino? Anong pangalan? Wala po kasi ako nung
tatlong buwan po. Anong pangalan nung lalaki, sir? Anong pangalan, sir? Nung lalaki po? Opo. Nung 2016 po? Yes, sir. Nasa ano po eh, nasa Facebook po. At alam niya yung nakapost po dun sa May Villa Franca po. Nakalagay po, Maybe Librilla po. Nandoon dun po yung lalaki sa Facebook account po. Ako na po Maybe Librilla po. Sa si May, po. Si May Librilla ay asawa mo. Anong pangalan nung lalaki, sir? Sir, direct to the point na po tayo sa tanong ni Attorney Sam. Ano daw po ang pangalan nung lalaki na nagsasabi daw po sa inyo? Kasi kung wala pong lalaki, wala pala tayong pinag-uusapan. Po, si Ariel Kalingasan po, yung po yung nasa platter po. Ah, si Ariel Kalingasan. Ma'am May Librilla, yes, sino yes po si Sir Ariel Kalingasan? Yung Ariel Kalingasan po, ay neto ko lang po yan nakilala ng 2021 at hindi ko po siya naging lalaki. Ano siya po, ma'am? Ah, 2021 mo lang siya nakakilala? Yes po, yes po. So, hindi mo siya nakilala nung 2016? Hindi ko po siya so, nakilala. So, imposible maging ama siya ng anak mo din? Yes kasi po. 4 years old yung bata. Kailan po ang birthday ng anak ninyong 4 years old? May 28. Anong 2017 year? 2017 po. 2017. So, sir, so, magpa 5 years old na po nasa yan. Nasa blatter po, attorney, 2021. Ang nasa blatter mo, sir, ay 2021. Oh. Opo, yan po yung ngayon yung issue po namin ngayon yan. Yan yung po yung naging paano issue mo mapapatunayan na magkakilala na si Ariel at ang asawa mo way back 2017? Wala po sila noon. Iba pa po yung scenario yung time na noon. Iba sir, pa po yung kasi po yung nangyari po yan. Ibinalik ko lang po yung time na noon kung nagtaka na ako, naggawain niya talaga ang panlalalaki. Sir, noong time na noon. Sir. Sorry. Marami na po kaming eksperyensya sa ganitong klaseng mga kaso at even po si Dr. Camille, ang aming resident psychologist, sinasabi na there is such a disorder called delusional disorder, paranoia. Ang amin lang kasi sir, malinaw naman dito sa mga ginawa mo, 2021 tong reklamo mo kay Ariel, 2017 ang birthday ng anak mo, wala kang preba na magkakilala na yung asawa mo at si Ariel way back 2017. Meron, sige ganito, isa pa sir, bibigyan kita ng chance ha, isa pa. Sino yung babaeng yun na Marites or Marisol na nagsabing may lalaki yung asawa mo? Pangalan? Nandiyan po sa platter po, si Maris po. Maris, nasa platter din. Nasa platter po. Pero 2021. Opo, yun po yung pinagdadala niya ng lalaki noon. At inamin niya po sa kami. May voice record po ako niya ni May na pag-amin po niya ng lalaki niya. Na sinasabi niya na nagkamali siya. Na may voice record po sige, ma'am May. May voice yes, record po daw si sir. Sino po lalaki niyo? Hindi ko po alam sa kanya. Alam niyo po, mo, ma'am. Maging maayos lang mo, po May kami. May voice record lahat po ako ng binibingtan yan. Inaamin ko na dahil ang sabi niya, umamin ka na, magiging maayos tayo. Tatanggalin ko yung pagpo-post na yan sa Facebook na yan. Yung po ang pinangbablangka niya sa akin. Bakit kapag po? Kapag ako umamin, ang sasabi, ang gagawin niya daw sa akin, tatanggalin niya yung mga post na yan. Gaano na po ko kasira sa buong Oriental, kahit saan po na may social media. Ang hirap naman ng ganitong sitwasyon, sir. Sobrang kahirap po. Kagaya niya po, ang mga anak ko, ni hindi niya ipakita sa akin, wala pa siyang napapatunayan na ako'y nalalaki. Sabi ko nga, patunay lang. Magpapakulong ako. Ako mismo. Ano ba mga netizens? Mag-message kayo ngayon. DNA? Bibigyan ba natin ng DNA? Actually, attorney, hindi lang DNA ang nire-request nila. May marami drug pong test? Nagsasabi na I agree with someone instead of DNA. How about drug test? Galing kay Tina Denny. Oh, Sir Dante, pa drug test pa daw. Kaya mo? Yes, madam. Pwede po. Kaya daw. Tapos, kaya din daw ni Ma'am May ang DNA. Oo. Basta may DNA at magpapadrugs. Hindi po ako anong tao. Hindi po ako masamang tao. Hindi po ako nagdadrugs. Pwede po ako. Wala po problema. Kung ako man kahit dito po. Kaya lang alam nyo yun, mga alam nyo mga netizens, kasi hindi ko talaga, I can't see merit eh, dun sa pagbibigay dito ng DNA. Kasi walang ebidensya si sir. Kami yung gagamitin niyang kuhaan ng ebidensya laban dito sa kanyang asawa. Nakakalungkot kasi yung ganun. Ginawa niya. Matagal kong kinimkim to. Ano yun? Alam mo yan, May. Matagal mong ginawa, itinago mo sa akin yan. Ako, nagtiis ako sa'yo. Naakala ko totoo ginagawa mo sa amin. Matakala. Pero hindi, mali. Ganto tayo, ngayon tayo, pinagpipiestahan tayo na kahit na sino dito. Hindi. Tandaan mo yan. Kailangan na lang para makalaya tayo sa katotohanan. Makalaya? Sa katotohanan? Ito lang. Magbigay ka nga ng ebidensya na ako'y nalalaki. Mo sa akin. At saka yung ngayon pag-uugali, baguhin mo.
wala akong pag-uugali. Ikaw, bakit bigla kang umalis? Bakit mo kami inila yan? Bakit mo kami sinasabi? Inamin mo, may voice record ako dito. Inamin mo. Okay, ganito. Sorry ah. Sir Dante. Sir Dante? Yes po. Hindi po kami DNA testing center. Alam mo, ang dami kasing pagkakataon na binigay ko sa'yo. Okay? Para patunayan na meron ka man lang ebidensya doon sa asawa mo, ang problema nga wala kasi. Kahit itong Marites or Marisol, Marites siya kasi sabi niya may personal knowledge siya. Magkaiba kasi yung Marites at Marisol. Anyway, hindi mo mapangalanan. Unless magbibigay ka sa akin ng pangalan, one last chance. Kasi I will say no to DNA this time. Hindi Edson po kami... Po. Ano? Edson De La Rosa. Ano? Edson De La Rosa po. Edson De La Rosa naman ngayon, attorney. Edson De La Rosa. Kilala mo yon, Ma'am May? Ma'am, yan po ay kilala ko. Pero hindi po yan ang... Wala po ako naging lalaki sa kanila. Ma'am, ang trabaho ko ay sa LTO. May sarili po ako insurance. Nag-a-assist po ako ng mga lisensya, mga registro. At ang mga lalaki po ay mga nakakausap ko. Kasi po sila po yung mga nagpapahid ng lisensya. We will not tolerate baseless accusations here. Kaya nga po may mga researchers kami dahil ebidensya ang basehan namin dito. At yung mga nangangailangan talaga ng DNA, irereserba ko na lang po yung resources ng programa para talaga sa mga nangangailangan, hindi yung para sa tamang hinala lang. Ngayon, Sir Dante, kung tingin mo sobrang importante nito sa'yo para matahimik ka, kasi hindi naman yung bata yung iniisip mo, pero yung hinala mo na pinendeho ka ng asawa mo, pag ipunan mo, magkano ang DNA? Nasa 20,000 mahigit po. 20,000 mahigit po yun, Sir Dante. I'm so sure, para sa peace of mind mo eh, gagastusan mo to, Sir Dante. Kasi wala kang basis na mabigay sa akin para dun sa DNA test na yan. Ma'am, sa ngayon po, hindi ko kayang i-provide yung ganong klase ng kalaki. O kaya nga po. So, kasi medyo mahina po kasi yung trabaho ko ngayon. Kaya hindi ko kaya ibigay yung ganyang klase para lamang sa ganon. Kasi may mga bata. Nasa akin po mga bata. Ako po nabuhay ngayon ng mga bata. Kasi wala po siya. Iniwan po kami niya. Ako po nabuhay ng mga bata ngayon. Ganito na lang, sir. Hamunin kita, ha? Para di mo sabihin na ganon kami. Pero pag mayroon ka ng ebidensyang matibay-tibay, bumalik ka sa amin. Hanapin mo si... yung informant mo, paggawan mo ng sworn affidavit o iharap mo sa amin, then baka bigyan kita ng DNA test. Pero sa ngayon, it's a no. Yun po ang file sa mga barangay po. Sa barangay file po. Kailangan ko ng hard evidence, sir. Kasi yung mga nasa barangay mo, puro allegations mo lang din to. Empty. Blatter po. Blatter lang to. Walang tumayo na testigo. Wala ka talagang mga evidence. Kahit nga mga ano eh, wala talaga, sir. So, yun na. Okay, sir. Ma'am, hindi po pa talaga pwede na diyan. At pakiusap ko. Kasi hindi po kaya talaga ng mag-provide ngayon. Kasi po, medyo hirap po kasi yung financial problem din ako sa ganyang situation. Kung sa akin po, yun na lang po talaga. Kahit sa ganung scenario na lang po, para lang matapos kami dalawa. Hello, ma'am. Tapos, katatapos namin dalawa. Attorney, pwede po ba akong humingi ng kaunting tulong sa inyo? Kasi yun na lang po ako talaga. Ako naman po, yun total naman, nandito na rin po kami. Gusto lang, magpa-DNA test tayong dalawa, yung bata, pumayag ka na, para matapos na lang. Hindi nga sila pumapayag eh, hindi sila ang pumapayag na sila yung magpapa-DNA test. O sige, mga netizens na lang mag-decide. Hindi na ma'am, hindi na po. Tama po yung sinabi sa kanya. Hindi po dapat kayo ginagamit niyan. Lie detector test ang gusto nila eh. Actually, daming gusto ng netizens, attorney. Lie detector, lie detector test, DNA test, tsaka drug test. Oh, ang dami. Gusto ng netizens, attorney. Pero Sir Dante, kung sakali man po na yung maipa-DNA natin ng bata at nag-positive, ano pong gusto nyo mangyari, sir? Depende po kay May. Kung anong magiging masasabi niya sa akin, pwede na yung pag-usapan. Yun naman pala, ganun din lang ang pupunta. Kasi ako, magkakaso ako eh. Kung magkakaso talaga ako pag nag-positive po yan. Magkakaso ka pag nag-positive na sa'yo? Magkakaso po ako. Magkakaso ako sa kanya. O si, so tama yung iniisip ko, Shari. Ginagamit niya tayong paraan para ano, kumuha siya ng ebidensya para makasuhan niya tong misis niya. Wala po. Pwede kami mag-usap niyan at tapusin na lang namin ang relasyon namin. Kaya nasa amin pag-uusap po kung sakaling gusto ko lang mapatunayan sa amin isa't isa. Sorry. Kung ano talaga naging totoo doon. No to DNA. Kahit yung mga netizens natin, nagno-no na. Sabi okay. Ni Gueco Keith, attorney siya, dapat ang mag-shoulder niyan. Total, wala naman siyang matibay na evidence.
Oo. So, sir, sorry. Mga netizens na rin po yung nag-decide. Hindi lang ako. Pag-uusapin muna natin din sila sa barangay at pasamahan muna natin sila sa reporter para makapag-usap po sila lang. Sila lang po, no? Yes. As husband and wife para po sa mga bata.